Yan, syempre. Yung balita na si Inday Sara, mga bossing. Si Inday Sara po ay nangunguna na naman, mga bossing. Nangunguna na naman si Inday Sara sa approval and trust rating. Sa kabila ng kaliwat kanang pagbabatikos sa kanya, kaliwat kanang paninira sa kanya, at kaliwat kanang propaganda na gumagastos ang mga nasa gobyerno para makakuha ng mga vloggers na sisirain si Inday Sara. O sa kabila ng lahat ng yan, mga boss, nako po, ito si Inday Sara ay namamayagpag pa rin. Bagamat bumaba yung kanyang trust rating, siyempre kailangan pababain nila ng pababain ng pababain. Hindi naman pwedeng biglang-biglang bumaba ng sobrang dami niyan. So kahit alam naman natin na hindi talaga bumababa yung kanyang trust rating at yung approval rating, eh pilit pinabababa noong mga survey, ano na yan, survey companies na yan. Mataas pa din siya kaysa sa lahat. Ang pinakamasaklap nga, mga bossing, eto, ang pinakamasaklap si oo, si yung trust rating ni Romualdez, 31%. Diyos ko po. Ang laki na ng ginasta nito sa kakaayuda. Putay na, minsan. Kumaganon na nga ito sa mga ayudahan. Pucha yan, kaway ng kaway ito. Nagkakulani na nga doon ito kakakaway. Pero walang kumakaway sa kanya pabalik. Yung alam mo yun, lahat na ginawa mo para lang mahalin ka ng tao, pero pucha, wala pa rin. Wala ka pa rin silbi para sa kanila. So ito naman presidente natin, trust rating 50%. Hindi ko nga alam kung nandito pa si Bongbong Ang tagal ko nang hindi nakikita si Bongbong. Ang tagal na, ito lang ang presidente na hindi pinag-uusapan. Ito lang ang presidente na hindi pinag-uusapan. Mas pinag-uusapan pa yung vice president kaysa sa kanya. Diba, napansin nyo? Ito si Inday Sara, mas pinag-uusapan pa kaysa kay Bongbong. Noong may bagyo, ang hinahanap si Inday Sara, hindi siya. Nung mga nakaraan naman, namamasyal si Inday Sara, galit na galit sila. Samantalang pag namasyal naman to si Bongbong, pinagtatanggol naman nila. Doon talaga ako medyo weird na ang gusto nilang ipa-impeach yung vice president. Pero yung presidente na dapat nananagot sa lahat ng mga problema ng bayan ngayon, hindi mo makita, hindi mo marinig, hindi mo maramdaman. Diba? Parang wala, hindi mo siya nakikitang humaharap sa media. Hindi mo siya nakikitang merong mga plataforma na may mga utos-utos. Wala. Sa mga ribbon cutting, nandun siya. Dun sa mga yung sa mga concert, nandun siya. Yung mga send-off, nandiyan siya kapag ka merong mga groundbreaking, nandiyan siya. Pagtungkol kay Tebes, kay Pastor, meron siyang statement. Pero pagkadating sa mga problema ng bayan natin, wala. Yung pagbenta ng ginto, 25 tons na ginto, binenta, wala rin siyang imik. Buhay pa ba to? Uy, check nyo ha. Baka mamaya na-cremate na yan ha. Hindi nyo pa sinasabi sa amin dahil hindi siya nararamdaman kahit noon pa. Hindi ba? Trust rating at 61%. 60% yung kanyang approval rating. Ang trust rating ng pinakamamahal natin presidente, 50%. Buti ka pa, naka 50% ha. Kaya pinakamamahal na presidente kasi sobrang mahal lahat ngayon dahil siya presidente. Tapos ito namang ating Speaker of the House na medyo ang karir ay naghihingalo bagamat ginamit na niya ang lahat ng kanyang makakaya
Para bumango siya sa tao, tinawag niya na yung kanyang sarili na Mr. Rice. Pero kulang pa din, mga bossing. Yung effort ay kulang na kulang pa din. After 3 years, 31%. So, ang ating presidential election is 2028. So, another 3 years. Let's just say na dumagdag ng 31% pa yung iyong trust rating. Dahil sa tatlong taon, 31% lang nakuha mo eh. So after 31 after another 3 years sabihin na natin 31% ulit, so dadagdagan ng 31% sabihin na lang natin. Hindi ka na mapipwedeng sumikat sa loob lang ng tatlong taon, ibisit na bisit sa iyo tao. So naging 62% sa 2028. Putangin na niyan, baka pagdating ng 2028 eh. Baka hindi ka na maka 62%, baka 31% pa rin 'yan. Tapos si Inday Sara na yung makakuha ng majority ng trust rating. O kaya baka pagdating ng 61% pa lang 'yan, si Inday Sara 95 na. Delikado kayo diyan, ha. Anyways, congratulations Inday Sara sa iyong mataas na trust rating. Congratulations din kay BBM, at least kahit papaano, kumbaga sa nag-aagaw buhay, may pag-asa pang mabuhay, mayroon din pag-asang mamatay kasi 50-50. Ito naman kay Romualdez, iyong trust rating, rest in peace. Kumbaga sa may sakit, kung 50-50 si Bongbong, ikaw 31% na ng chance mong mabuhay. Nakahanda na yung mga gamit, yung kape, yung biskwit, mga butong pakwan. Nakahanda na lahat, inaantay ka na lang. Ito, tingnan natin tong balita kay Inday Sara, pasok. Sa kabila naman ng mga banat kay Vice President Sara Duterte, nakakuha pa rin ito ng mataas na approval and trust ratings batay sa resulta ng survey ng Pulse Asia. Narito ang balita ni Val Divina Gracia. Kaliwat kanan ng mga banat kay Vice President Sara Duterte nitong mga nakalipas na buwan, pero tila hindi naapektuhan ng pagbabatikos ang tiwala ng mayorya ng mga Pilipino kay VP Sara. Sa resulta ng survey ng Pulse Asia na isinagawa nitong September 6 hanggang 13, 2024 na may 2,400 adult respondents sa buong bansa, nangunguna pa rin ang pangalawang pangulo na may mataas na approval and trust ratings sa top government officials. Sa nakalipas na tatlong buwan, nakakuha si VP Sara na 60% approval, 23% undecided, at 17% na disapproval ratings. Kapantay naman ito si Senate President Xi Siscodero na may 60% approval, 32% undecided, at 8% disapproval ratings. Habang si President Bongbong Marcos Jr. ay nakakuha ng 50% approval, 29% undecided, at 21%. Grabe, oh. Mantakin mo, no? Si Martin Romualdez. Ang tagal niya ng Speaker of the House, tapos may mga congressman pa siya na tumutulong dumipensa sa kanya. Siyempre, kung dinidepensahan siya noon sa mga distrito ng mga congressman na yan, inilalakad na siya, di ba? Pero he is still at 32%. Tapos si Escudero na hindi naman masyadong matunog, wala namang mga paayuda. Si Escudero na panay lang ang papogi kasama yung asawa niya, meron siyang 60%. Katulad ni Vice President Sara Duterte, ha? So, ito na lang dalawa yung pagbasihan mo, si Escudero at si Romualdez, bilang mga pinuno noong mga lower and the upper house. 32% may ayuda, 60% papogi lang. Ibig sabihin, Romualdez, wala talaga sa guhit ng palad mo itong pagiging presidente sa 2028. Tigilan mo na yan. Wala nang pag-asa, sir.
Oo. Disapproval ratings. Nangungulelat naman si House Speaker Martin Romualdez na mayroon lamang 32% approval ratings. Pagdating sa trust ratings, nangunguna pa rin sa top government officials si Vice President Sara Duterte na may 61%. Sinundan ito ni Senate President Escudero na may 56%, pangatlo si BBM na may 50%, at panghuli pa din si Speaker Romualdez na may 31%. Sa kabila naman ng pangunguna ni VP Anday Sara ay bahagyang bumaba ang kanyang approval and trust ratings kumpara noong second quarter. Ilan naman sa mga pangunahing issue na isagawa ang survey ay ang pag-atake sa KOJC, investigasyon sa illegal na POGO, tensyon sa West Philippine Sea, pagdinig sa budget ng Office of the Vice President, investigasyon ng Quadcom sa War on Drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pagtaas ng kaso ng monkeypox o mpox, 21 pesos per meal na budget statement ng NEDA, at pagbaba ng inflation rate noong Agosto. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Val TV ng Russia. Walang kwenta yung mga tanong. Pucha, yung mga tanong eh. Parang sapul yung mga Duterte. Talagang bababa. Talagang bababa yung mga Duterte. Walang hiya. Anyways, eh, yun talaga eh. Oh, sabi ko sa inyo, may mga ano, may mga effect na kakaiba rin itong mga survey na ito. Oh, ito. Yan ang panatero, yes. Walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali ay bakit.